guys, hello po sa inyo lahat. Ako po si Lizelle Dongdong, ang inyong tinderang tagpatanggas. So, nandito ako sa Bukhan. Kanina, galing na ako dito guys, bumili ako ng buko. Dapat bibiliin ko itong timpla na ni Kuya. Kaso nung nakaraan, isang araw, nag-jogging kami. Ito binili namin, medyo matamis para sa akin. Kasi sanay ako, walang asukal, kaya medyo matamis. Pero masarap naman. Tapos, kanina, bumili ako nito. Ito na lang binili ko. Ako na nagtimpla. Nagagaling ko lang ngayon sa bahay, ininom ko muna yung ano. Galing ako dito kanina, tapos bumalik lang ako. Dahil, bumili ako ng uling na 20 pesos lang para i-testing. Papatignan ko dun sa biyanan ko kung tamang kakawali at saka madre kakao. Ito guys yung uling ko. Tinimpa ko sa bahay. Ito ay 700 grams. So ayan. Ito daw ay gawa sa pakawati at saka sa sampalok. Sampalok ako yan ah. Tapos ngayon bumalik ako dahil bibili ako ng isang sako. Dahil pinatignan ko na dun sa biyanan ko. Sampalok nga daw. Legit. Maganda po na inyong bilhin na pwedeng iuling ay gawa sa sampalok at saka madre kakao kuya ang kakawati yan. Madre kakao at kakawati isa. Ito ay gawa daw sa madre kakao at saka sa sampalok. So ngayon, bibili ako ng isang sako muna. Titestingin ko muna. Titimbangin ko kung makakailan ako sa isang sako. Pag maraming tutubuin, saka ako bibili ng isa. At may dala akong coins kasi request ni kuya kanina. Coins daw ang ibayad ko kasi wala daw siyang coins. Tama ka nga, wala kayong coins. Wala kaming pera, yun lang ang kami. Pera? Grabe siya, walang pera. Ito yung sinusupply nila sa mga tindahan. Magkano ang ano nyo? 15 pesos ang sulong nyo sa mga tindahan. Tapos 20 pesos yung benta nila. Bakit may ano? Parang salad yan. Yung nagkong may gustong magsasalad. Magkano yung ganito, kuya? 180 lang. Isang kilo, 180 sa Maynila. Mahal na to. Yung buko nila, 25. Ito yung buko nila, 25. Sa inyo, magkano po ang buko sa inyo? Mahal sa inyo, no? Mahal kasi sa ibang lugar yung buko. Kaso medyo maliit ngayon ang bunga ng buko, eh. Kuya, kuha ko na isa. Ito yung 280. Bibilangin mo pagkari. May mga tinda silang saging. May tinda silang mga kamote, saging, patatas. May mga gulay-gulay sila dito. Sabi sila lang school. Dito sa may highway. Dito sa may kalansayan. Kuya, di mo pa pinilian ng maganda? Pare-parehas ga timbang niyan, kuya? Are po. Yan, bibilangin ni kuya. Walang tiwala sa akin. Ba't di mo binili? Thank you po. Yung may-ari. Sino ba yung may-ari? Kuya, thank you, kuya. So, ayan guys, nandito na tayo at magre-repack na tayo ng uling. Yan. Ito yung binili ko kanina kay kuya na tigto 20 sample na ipinakita ko sa biyanan ko dahil hindi ko nga alam kung legit na kakawati ito at saka sampalok. Tapos nung tinimbang ko, ang timbang niya ay 710. So, ito yung ginamit ko para tama yung timbang natin, para pare-parehas yung timbang natin. Pagkita naman ng biyanan ko, okay daw, maganda daw yung pagka-uling. Sampalok nga daw siya, kasi malalaman doon, pag mabigat, pag buhat mo pa lang yung uling, alam mo na, mabigat siya. Hindi siya dahil sa hilaw siya ha, pero talagang mabigat yung pagka-uling niya. Ibig sabihin maganda yung uling. Nabili ko tong uling guys, 280 pesos ang isang sako. Nasa sako siya ng NFA rice. Yan, malaki ang sako niya. Hindi nga lang siya nakaumbok, nakatulad ng nabibili ko dati na may umbok pa dito. Dito talagang sakto lang sa bibig ng sako yung kanyang pagka-uling. Si kuya na namili nito, hindi ako namili. At dito nag-ready ako ng sako. Ito, hinihingi ko to sa binilang ko kahapon ng grocery. Yung pinaglagyan ng kanilang bihon, ayaw pa nga itong ibigay sa akin. So dito ko ilalagay para medyo transparent, kita na uling yung nakalagay. Itong pinapatungan ko guys, ito yung pinamili ko kanina. Hindi ko pa na-display. Yan, nakatali pa siya. Gagamit ako nitong plastic gloves. 11 pesos lang to sa Shopee. 100 pieces na siya. Para hindi maulingan ang kamay natin kasi mahirap magtanggal nung uling sa singit-singit ng kukong. Pag na-punit, yan, pwede natin palitan. Mura lang naman kasi. Lagay tayo, alagay natin dito. Malakas to sa akin ng lastik ko ha. Ubus na yung lastik ko. Ito pinanglimot ko lang kanina dun sa dyan sa nagkalat sa lupa. Manda ka lang sa rat-rat ng magulang. Kung bakit
kung ano nung tinitinda ni Lisel. Pero wala pa namang nagre-reklamo sa akin magulang. Nandun pa sa loob yung iba kong i-display. So unahin muna natin to para malaman natin kung ilan ang laman ng isang sako, kung ilang kilo. Magtitimbang na ako ng tigkakalahating kilo dito. Pag malaki ang tutumbuhin natin, bibili ulit ako ng isang sako agad-agad. Kasi minsan kasi nauubusan yung mga ganitong uling. Bihira, lalo na ngayon na pag naubusan na ng puno, syempre bago pa makapagpatubo ng puno, kaya mag-stock na tayo. Kasi ito naman kahit siguro 10 years, aapoy pa to, hindi to nag-expired. Kaya okay lang na naka-stock siya dito. Pwede nyo rin itong gamitin as personal use, kaya wala kang lugi dito. Ito guys, ang gagamitin kong plastic. Medyo malaki-laki to kasi nga kalahating kilo ang ititimbang ko. So ayan, ito mabilis sa akin kasi ginagamit tong pangbalot ng plato. Dito kasi sa Batangas pag may okasyon, nilalagyan ng plastic yung plato para hindi na uhugasan, para tanggal na lang ng tanggal ng plastic. Ayan, imbis na disposable plates, ito ang ilalagay nila, mas tipid. Kasi ito ang beta ko, 35 pesos. So ganito ang kalaki ang ating paglalagyan. Half kilo lang ang ating titimbangin. Yan, magaganda yung size ng kanilang ulin kasi pag ganitong malalaki, magmumukha siyang madami sa kalahating kilo. Hindi katulad pag duro. Pag duro kasi siksik na siksik, mukhang konti yung ulin. Ito guys, minsan sa ibabaw lang maganda yung mga sizes. Pagdating dito sa baba, mga duro. Kung ako lang guys ay may pagbububuan ito, ay bububuo ko doon sa planggana. Kaso maglalahok tayo para masamahan natin ng duro itong bawat plastic. Kasi ito lang, ito sinisigurado ko sa inyo, sa unahan lang ito, sa ibabaw lang tumaganda ang mga sizes ng uling. Ayan, dami na namang yaw-yaw. Ito guys, may benta ko ng 20 pesos, diba? Doon sa bilihan ng wholesaler, bilihan ito, 20 pesos sa kanya to. Pero 700 grams siya. Ang sa akin, babawasan ko yung timbang, pero 20 pesos din. Sa ibang tindahan to guys, ay 25 pesos. Hindi ko alam kung ilang kilo yun, kung ilang grams yun. Unang tip ko guys ha, alamin nyo yung binibili nyo uling kasi minsan may uling na madaling maupos. Lugi kayo doon. Ito kasing sampalok sa Madre Cacao, matagal tumaupos. Malakas yung pagkabaga niya. Yan, hindi pa, wala pa ako sa gitna. Durog na yung nakuha ko. Sabi ko sa inyo eh. Meron lang kahoy na pwedeng gawing uling. Yung ibang kahoy hindi pwedeng gawing uling. Katulad ng malunggay. Alam niyo guys, first time ko nito magtinda ng uling dito sa sari-sari store ko. Kasi marami na naghahanap. Kaya naisipan ko na magtinda. Pero matagal ko na rin talagang gusto magtinda kaso wala akong makita ng magandang uling. Kung may makita man ako ang mahal, 400. Ito nakita ko si Kuya. Kasi may sarili daw silang lupa na may mga puno. Kaya mas mura sa kanila yung uling. Bibili rin ako ng mas marami nito doon sa kanila kasi nakita ko sa FB yung pwesto nila ay binibenta na nung may-ari yung lupa. Binibenta na nung may-ari yung lupa, nakita ko sa Facebook. So kinonfirm din ni Kuya kanina na binibenta nga. Baka mamaya hindi ko makagilap kung saan sila lilipat. Kaya bibili na ako ng mas marami pang uling. Stock ko dito lang sa tindahan. Madami na siyang duro guys. So ito na guys yung nababalot namin. Ayan, tinulungan ako ni Clip. Thank you Clip. At ito guys. Ayan, kung makikita nyo, medyo madilim kasi, oh, yan. Masisilip nyo naman ng konti. Yan, guys, oh. Durog na durog na siya. Kalahati pa lang nung sako. Sinasama na lang namin doon sa mga buo. Para naman hindi lugi yung makakabili ng durog na durog. Yan, guys, tapos na ako. At nag-mask ako kasi sobrang alikabok pumapasok sa ilong ko. Hindi ko makusot yung mata ko. Kahit nangangati na. Bibilangin na natin to guys dahil tapos na namin kiluhin. So ayan, ito na lang ang sako. Tapos meron ditong durog na ang timbang niya ay 700 grams. So hindi natin to pwedeng ibenta. Ang magalit si customer, iba to sa atin. So nandito yung sako, kaya dito ako nagtimbang sa may pinto. Kasi dito ko ipipwesto yung aking uling para hindi ko nabubuhatin pag napuno to kasi walang magbubuhat. So ayan, start lang ako magbilang guys ha. 1, 2. Balikan ko na lang kayo after kong bilangin. So, ayan guys, nabilang ko na. Ayan, saktong 40 pieces.
40 na tigkakalahating kilo ang nagawa namin. So total yun 800, tapos namuhunan tayo dito ng 280. So tutubo tayo dito ng 520. Malaki ang tubo kasi guys, ito naman slow moving talaga to. Baka next year ko pa to maubos. Hindi man kasi lagi may nag-iihaw dito ng mga barbecue. Ayan, katulad namin may turbo kami. Yun, napanalunan lang namin yung sarapol. Pero yung mga walang ganon na di kuryente, pero mas masarap pa rin yung luto sa ganito guys. Lalo yung mga tilapia na inihaw, mga rellenong bangos, barbecue, isaw-isaw. Ito masarap talaga, mga pork chop. Yan, naglalaway na si Clip. So ito guys, tapos na nating timbangin at magdi-display na lang ako doon ng uling for sale sa harap ng tindahan para alam nila. So ito, dito lang to. So hanggang dito na lang guys, salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye po! Bye-bye!